Samantala, ang karapatang bumoto tila ginagawang negosyo ng ilang po nating kababayan. Ganyan po ang kwento ng isang lalaki na kilala natin sa pagpapatuloy ng aming espesyal na serye na Panatako, Pangako ng Bawat Pilipino. Pero sa darating na eleksyon 2013, nangako siyang boboto ang karapat-dapat na mamuno. Narito ang report ni Tina Panganiban Perez. Kung araw-araw raw ay may kandidatong bumibili ng boto, mas maayos na raw sana ang higaan ngayon ni Mang Juan, hindi niya tunay na pangalan. Ginamit ko po sa maayos sa aking kabuhayan, kaya po nagawa yung magbenta ako ng boto. Sa nakalipas na apat na eleksyon, sa ngalan ng 500 piso, tila ito ng araw ang kanyang naging negosyo. Iba pa raw ang kanyang natatanggap sa pagiging flying voter. Nayaran po ako sa halagang 500 piso para makaboto po ako ng ibang pangalan. Di naman lingid kay Mang Juan na bawal ang pagbebenta ng boto. Pero mas malakas daw ang tawag ng pangangailangan kaysa banta ng kulungan. Inawa ko yung mga bagay na yun sa mga 5 feet na aking pangangailangan sa mga pinansyal. Pero napagtanto ni Mang Juan. Hindi lang karapatan niya ang puhunan sa pagbebenta ng boto. Kasi marami rin nagbibinsala ang tao. Imbis na patalo yung isa, napibili ka pang manalo din sa ginagawa ko ng araw. Hindi rin nila natupad yung mga pangako nilang karapat nilang pagawa. Nagsisi rin ako. Kaya ito, wala, talo. Kaya si Mang Juan, may panata ng pagbabago. Ayoko na akong mabayaran pang muli. Hindi dapat karapat-dapat gawin yung mga ganung bagay. Sa darating na eleksyon, nangako siyang ang mga pangalang isusulat niya sa balota, mga kandidatong sa tingin niya ay karapat dapat mamuno. Siguro, baka sakasakaling gumanda yung takbo ng bayan natin, barrio. Hindi siya manalalo talaga yung boboto natin. Panata ko, hindi ko na ipagbibili ang aking boto. Siya si Mang Juan. At ito ang kanyang panata. Tina Panganiban Perez, GMA News.